Hi guys, what's up? I'm Bernard Cruz. So ayan, ang tagal kong hindi nakapag-upload mga boss. So ngayon, may tanggap ako ngayon, isang Vivo Y11. Ayan, kapareha siya nung binenta sa akin, no? Meron akong upload na Vivo Y11, di ba? Mga boss, yung paano mag-test. Sira yung LCD. Pati yung kulay, pareho siya, boss. Pero hindi ito yun, mga boss. Ayan. So, pakita ko sa inyo, mga boss, ah. Baka kasi akalain nyo, ito rin yun, eh. So, kukunin ko yung isa. Yung isa kong ganito, kukunin ko, papakita ko sa inyo. So, ito, mga boss, oh. Parehong-pareho sila. Ito yung sa customer. At ito naman yung sa akin. Ayan. So, magkaiba talaga sila, mga boss, ah. Ayan, ah. Parehong-pareho sila ng kulay. Tsaka unit. Vivo Y11. Ito yung sa customer. Nasa kanan. Tong kaliwa sa akin. Ayan. Tsaka pinagkaiba naman. Basag na yung LCD na ito. Pero sabi ng may-ari, gumagana pa daw ito, eh. Ay basag na yung glass. Then sa akin wala, pero LCD issue na rin kasi ito, eh. Punit na yung flex cable. Ayan. Parehong-pareho siya, mga boss. Kaya hindi tayo umuulit, ah. Baka kasi isipin ng ibang nakapanood na ng video ko dati, inulit ko lang, eh, no? Yung unit. So hindi po. Ayan po ang ebidensya. Magkaiba po sila ng unit, mga boss. No? Ayan, same lang sila. Kaya hindi po umulit yung video ko ngayon. So ang problema nito, titong Vivo Y11 na to ay patay. Sabi nung may-ari, maalog daw yung charging pin. Sinilip ko, buo pa naman. So try natin i-charge sa product schematic. Fast charger. Pasensya na. Nasagi. Tinamaan yung ating pang video, mga boss. Pasensya na. So charge natin sa product schematic. Wala. 0.0%. Ayan. Di nagkakaroon ng amperahe. Di siya nagcha-charge. Ayan, di talaga siya nagcha-charge. Saksak na. So, hugutin natin. Try natin buksan, mga boss, ano? Magte-test naman tayo. Te-test natin yung battery, motherboard, tsaka yung charging port. Ayan. Para ma-detect natin kung anong problema. Galin natin yung SIM tray. Ang sabi ng customer, bigla na lang daw ayaw mag-charge hanggang sa nalobat na. Na-drain na daw yung battery. Ayaw na rin niya mag-on. So, titingnan pa rin natin, no? Kung tama ba yung sinabi ng customer. Tigas, ah. Yeah.
Ayan, nabuksan na siya. Hmm? Di na presentable yung battery. Then to, may damage na yung warranty seal sa tornilyo. Dito sa may charging port naman yan sa speaker. Dito charging port. Mukhang di pa nabuksan dito sa charging port kasi buo pa yung selyo nyo. Ayan. So, tanggalin natin yung mga tornilyo. Pasensya na mga boss at biglaan tong repair ko. Hindi ko napaghandaan yung shout out. Nasa ilalim ata. Nasa ibabaw naman. Ayaw mamagnet. Tanggalin natin yung fingerprint flex cable. Yan. Yan. So, shout out kay Boss Don Bergamo, kay Boss Sandy Portipar. Ayan. Tsaka kay Boss Lim. Pasensya na Boss Lim, di ko kabisado yung complete name mo sa YouTube eh. Ayan kay Boss Lim. Yung masugid ko rin na taga-subaybay yan, ano? Ayan. Ah. Ito muna. Break natin yung camera. Hindi muna natin babaklasin yung board. Pwede naman tayo mag-test na nandyan lang yung board. So, yan. Ito. Ay, yung mabuksan ng isa. Ang lost thread ah. Lost thread ata yung isang tornilyo. Ito mga boss. Mukhang lost thread mga boss. So ayan mga boss. Wala, basag na talaga siya. Hindi na mabuksan eh. Hindi na matanggal yung tornilyo. Then ba't dyan ang pagbukas ko? Ayan, nakatanggal.
Hindi ko lang alam kung ako nakatanggal nito ah. Oh, dahil sa pagkabagsak kaya natanggal. So, try nga natin ikagbit tong flex cable na to dito sa charging port. Yan. Then balik natin yung mga flex na natin kung magcha-charge. Tanggal eh. Biglang nag-zoom. So ayan, di pa rin nag-charge. So baka talagang natanggal lang nung pagtanggal ko ng takip. So ngayon magte-test tayo. Oh, parang katulad sa Oppo A3s, mukhang mahirap yung positive negative niya sa port. O ayan, tester natin yung battery. Napakababa. Mukhang drain nga itong battery kasi mababa yung voltage, 2.8. And then check natin yung motherboard. Gamit tayo ng diode mode. 1485 goods. Balikta rin natin. Ayan, nagagalaw kasi. Hirap ulihin. Ayan. 0.391. So, goods naman yung board. So, saksakan natin ng charger. Yung port. Charging port. Lang ah. Ayan. Napin natin yung positive.
Napakababa. Nag 1 volts lang siya mga boss kanina. Napakababa ng charging port. Try natin dito. Yan, napakababa. Ang binibigay niyang voltahe. Zero point 200. Ayun, pababa siya ng pababa. So subukan natin palitan ng charging port. Kasi wala tayong tingnan natin kung may charging pin tayo na ito. Pag wala, diretso sa port tayo. Gamitin natin yung charging port ko, no? Yung isa kong Vivo na natin. Ayan, may block siya, mahirap matanggal to eh. So ito yung charging port niya. Pause muna natin mga boss ah, kasi babaklasin ko pa yung isa kong kapareho nito, yung Vivo Y11. Taglit lang mga boss. So ayan mga boss, ito yung charging board niya. Ayan, nakalagay talaga dito. Ito yung charging board niya. Ayan, charging port or charging board tawag ng mga ibang technician, no? Ayan. So ito naman yung sa akin, yung galing dun sa isang unit. Unit ko, no? Ayan. Subukan natin itong ilagay. Itong charging port na to. Ayan. Try natin kung gagana. Saan natin ang charger? Ayan, katulad kanina, walang charging to eh. So, nagkaroon siya ng 0.2. Pero walang nagre-reflect dito sa LCD. Saksak naman. Pero kanina halos hindi nag-charge ito. Yan, nag 0.6. Ayun, guys. Lumabas yung lightning niya. So, hintay-hintayin lang natin mga boss. Mukhang drain lang to eh. Then lagay nga natin yung takip kasi gumagalaw. Ayan. Yun, nag-vibrate. Ayan guys, nakita nyo? Ayan. Yung lightning ng charging. So, hindi siya nagtutuloy kasi gawa ng drain na drain. So, charge muna natin mga boss, ano? Kung magtutuloy-tuloy ba siya. Ayan, 0.5. So, babalikan natin siya mga boss kung magtutuloy-tuloy ba yung charging na ito. So, ayan mga boss. Kanina ko pa chinacharge yung unit. Ayan, tinanggal ko na yung battery niya.
Kasi sobrang drain na drain. Ayaw niya talaga mag-normal nung battery. So, and then, sabi nga nung may-ari, kapag ka ginagalaw-galaw yung charger, doon nag-charge. So, nag-lose contact na rin siya mga boss. Kaya nag-decide na rin tayong palitan yung charging port dahil sira na rin talaga yun mga boss. So, ayan, pakita ko sa inyo, gumamit ako ng to OSS team, ayan. Smartphone battery pass charging and activated 2-in-1 tool, ayan. Katulad siya ng Sunshine, no? May mga video naman ako nito, to. Isa ko yung Sunshine. Ayan. Pang buhay ng mga drain battery. Ayan. Ayan, ito naman yung ginamit ko. OSS team. Yung brand niya naman. Dahil tong Sunshine, wala siyang compatible sa Vivo Y11. No? Wala to. Kaya maraming unit to eh. Maraming version to. Itong mga... fast charging natin, no? Itong fast charging. May mga iba-ibang version dyan siyan. Iba-ibang unit, kumbaga sa cellphone. So, ayan, no? Pakita ko sa inyo. Ayan, ginamit. Ayan. Diyan ko sa Chinards. OSS team, yung brand. And then, kulay, yung board niya naman niya, kulay black, no? Yung isa kasi, Sunshine ko, kulay green. Then, Chinards ko, ginamitan ko ng product schematic kasi sinasaksaan din to ng charger, mga boss, no? Ayan. 2.2 ampere dito, ayan. 2.2 ampere siya dito sa may fast charging ng OSS team, pambuhay ng mga drain na battery. And then, dito naman sa product schematic ko, 2.0. Ayan, point. Ito lang naman yung difference. So, pareho lang naman yan. Ayan. Tingnan natin kung okay na yung voltage. Ayan, 3.7 dito sa fast charging. Nababasa niya rin kasi guys eh. Mga boss, ayan o. Kapag hinugot mo, ayan, di na siya kumakain ng amperahe. And then ayan, yung voltage niya 3.7 or 3.69 volts. So, try natin balik battery. Then, direkta natin charge sa product schematic. Try ulit natin ni charge. Ayan, nag-vibrate. Magtutuloy-tuloy na kaya. 1.6 sa product schematic. Ayan, guys, no. So, kanina hindi nagaganyan yan. Ayan, nagkaroon na siya ng laman, no. Nagkulay green na siya, ayan, no. Kanina, wala yan, eh. So, meaning, may laman na yung battery. Ayan, mga boss. Nag-green na yung battery. So, malaking tulong talaga kapag ka mayroon tayong mga gamit, mga boss, ano. Bili rin kayo ng ganito mga boss. And malaking bagay ito. Itong smartphone, battery, fast charging. Ayan. Sa Shopee, meron naman nito. Hanap kayo sa Shopee. Pero ito, nabili ko ito guys sa Quiapo eh. Mga ganito kasi, hindi ako bumibili sa Shopee. Ayan. Ayan, may laman na siya. Sa product schematic, ang charging niya is 1.3. So, normal. So,
Try na muna natin ibalik yung mga tornilyo. Yan, tabi natin to. Try na natin ibalik. Make sure na nakalock tong wire na to sa antena to eh. Ayan. Nagpalit na rin tayo talaga ng charging port dahil obserba ng may-ari, talagang naglulus na rin siya talaga, guys, no? Kapag ginagalaw, doon lang nagcha-charge. So, may problem na rin talaga yung charging port. Kaya nagpalit na rin tayo ng charging port. So, yun ang kahalagahan, mga boss. Kapag mayroon tayong mga sirang cellphone, bili ko lang yun eh. Yung isa kong Vivo Y11, mga boss. Binenta lang sa akin ang kapitbahay ko yun. Magkano bili ko? Binenta lang sa akin yun ng 100 pesos. LCD issue. So, ayan. Alam nyo ba ang singilan? Kapag depende pa rin, ano? Kung magkano yung charging port. Antansya ko tong charging port na to, naglalaro to sa porto 500 pesos, mga boss eh. Charging port na itong Vivo Y11, naglalaro siguro to ng mga porto 500 pesos sa supplier. So, kinausap ko kanina yung kapitbahay ko, a customer. Dahil kapitbahay ko, eh, nahiya rin naman akong singilin ng napakalaki. Ang singilan ko dito, 800 sana. Ang singilan dito. Dahil mahal talaga ang charging port. Pero, sabi ko sa kanya, dahil kaibigan din naman natin, di naman talo, hindi ko na siya siningil ng labor. So, nag-less ako sa kanya. 800, sabi ko sa kanya, sa iba to, pagawa mo, mga nasa 800 to. Totoo naman, mga boss, dahil hindi rin biro ang charging port. May kamahalan din ang charging port. So sabi ko sa kanya, sige, yung charging port na lang bayaran mo. And then, hindi na kita sisingilin sa labor. So ang sabi ko sa kanya, kahit 500 pesos na lang. Dahil di naman katalo, tropa din. Siningil ko lang siya ng 500 pesos. And then sabi niya, sige, go. Gawin na. Then, yun. Nagkasundo kami sa 500 pesos. Yan, balik natin yung flex cable ng fingerprint. Ayaw. Liit eh. Di ko masentro. Paano ba to? Yun. Liit kasi. Nasa intro din. Ayan. And then, tong plate ng fingerprint. So, ayan guys.
So lalong-lalo sa mga baguhan, kapag nagbabalik kayo ng mga tornilyo, make sure na maayos. Sikapin natin, wag magkulang, no. Ayan, magnet 'to sa mga speaker. Hanap kayo ng ganyan. Malaking bagay 'yan, meron tayong magnet para hindi mawala 'yung mga tornilyo, no. Tulad nga ng sinabi ko, no, noon sa mga video ko, papansin ko kapag hindi na ako yung nagbukas ng isang cellphone, kilimitan kapag may history of repair na, kilimitan hindi na kompleto yung tornilyo, yun ang napapansin ko talaga. So mga ibang technician, di ko naman nila lahat, ano, yung ibang mga technician kasi kapag hindi nila nagawa, mainit na ulo, bad trip na eh. So ang ginagawa, iniisip siguro yung pinakabayad na ng tornilyo, kulang ng dalawa, kulang ng tatlo, minsan isa lang. Ayan, di na nila kinukompleto yung pagbalik dahil medyo bad trip na nga, dahil di siya kumita, no, pagod lang. Si mga boss, sa totoo lang, kahit hindi naman ganun ka physical yung pagsi-cellphone repair, may pagod din eh. Gawa nga ng, syempre, pagaganahin mo yung karunungan mo, yung utak mo eh, no. So meron din siyang pressure talaga. At medyo pinagpapawisan ako dahil hindi ko pala hindi ko pala nabuksan yung electric fan ko dito, mga boss. Kaya pala ang ayan. So ayan, tingnan nyo, mga boss, kumpletong kumpleto yung mga tornilyo nyan, walang kulang, walang labis. So mga tornilyo, hindi ko na pinag-iinteresan nyan, mga boss, kasi marami na akong tornilyo dito eh. Halos di nga nababawasan yung mga tornilyo dito. Ito. Okay. Dumi. So try ulit natin ni Charge. Ayan, nag-vibrate. So, ayan. Eh, nungkot ko kasi yung product schematic. Ayan. Subukan natin i-power on kung magpa-power on. Ayan, nag-power on na, mga boss.
So, ayan. Tingnan natin kung walang password. Tingnan lang natin kung talaga magtutuloy-tuloy na siya, no? Kung okay na talaga yung charging. So, ayan, may password mga boss, no? So, hindi natin mapakialamanan. Ayan yung asawa niya. Si Irene, yung asawa ng kapitbahay ko na si Tutong, no? Jason Tabudlo. Shout out. So, normal na to, guys. Ayan, 19%. 19% na siya, mga boss. So, ayan. 19%. Maraming salamat po, mga boss, sa inyong panonood. Paligtaman po ng aking video. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe naman kayo sa aking YouTube channel. Para sa mga susunod na video ko ay ma-update ko kayo, no? So, maraming salamat po mga boss sa inyong pagsuporta. And huwag sana tayong mag-skip kapag mayroong ads, no? Para makatulong kayo sa aking YouTube channel. So, maraming salamat po mga boss. Sana umabot ng 1,000 subscribers. Ingat tayo palagi.